Sinap. Biyahe na yun. Okay, Brad? Okay, Eric? Si Brad Eric, hintayin lang. Tingnan din lang, Brad, kung pasok nila. Alam mo, nandiyan si ano, no? Sama-tawa niya. Kasi pagka nalilate yun, kasama siya. Oo. Di ba? Kaya pa siya mas pag siya lang mag-isang bahagi siya. Tama. Pag isuot ko naman itong ano, okay dito ang ikita. Pero doon din. Hindi naman ako. Kaya pag gano'n. Kaya pag gano'n ako eh. Kung gusto kong pumasa doon, hindi ko ito suot. Pag gusto kong pasa dito, isuot ko pa. Tayo dyan. Pag-klaseng salamin dito sa Arabia talaga eh, no? Ano, okay na? Nakapag-kape na kayo, mamari? Nagka-chai na kayo? Mamaya, pag inatok tayo, chai lang. Brad, bumili ako ng bagong tea doon. Pero green tea. Oo. Hindi yung... Ano sila alay mo sa Arabia? Oo. Purahin mo pag inon? Ano? Let's go? Makapag-like na ba yan mo yan? Okay. Okay na? Okay. Let's go. Magandang umaga mga kapatid sa ating mga kapatiran dito. Purihin ng Panginoon sa ating mga kapatiran sa Bateng. Alright, and andito tayo para purihin ng Diyos na buhay. No? Andito tayo para sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu meaning when we worship the Lord in spirit, meaning in the right attitude, in the right spirit. No? Ganun yun. And in truth meaning sa katotohanan. Sino ang katotohanan? Ang Panginoong Hesukristo. So we will worship Him in spirit and in truth. Salamat sa Panginoon at pagpalain po ang bawat isa nandito, ang aming mga kapatiran, mga kaibigan, mga mahal sa buhay na nanonood sa ating FB Live page. Nananais po namin na magkasama kayo sa kahit sa online kayo nanonood ay katulad namin ay matuto po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Pagka hindi maganda ang reception ng ating live dyan, walang problema, kaya i-upload ko man yun sa akin. Amen? At mapapanoodin niyo sa YouTube. Yun, klaro yun. No. Alright? At inaano ko lang kasi yun. Sinishare ko kasi yun sa FB ko. Para maabot yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga classmates, ganun. I don't care kung mag-comment sila or whatsoever, ano sabihin nila, basta nagawa ko po yung party ko. Amen? At salamat sa Panginoon, nandito tayo at matuto tayo sa salita ng Panginoon. We will worship Him. At sa panimula ng ating panambahan sa araw na ito, tayo muna yung manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Sa panimula ng aming panambahan sa araw nito, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. And Lord, guide us through thy Holy Spirit. Ingatan niyo po panambahan namin ito para sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po bawat isa, nawa Lord, ang aming focus at direksyon ng aming mga puso at isipan ay sa iyo lamang, Panginoon naman po. Pagpalain niyo po bawat isa, ingatan niyo po, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng katagumpayan sa araw nito. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. At tawagin natin si Brother Jose sa ating devotion. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, bro. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Narito na naman Amen. Tayo. Amen. Ang ating devotion mga kapatid, pabasahin po natin sa Mateo 26:41 mga kapatid. Amen. Sabi nga rito, kayo mga magpuyat at mga magsipan na lamin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Amen. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapad mahinam naman. Amen. Amen. Tunin mga kapatid sa bawat anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya, hindi po tayo exempted sa mga tukso mga kapatid. Yeah, doon na daw yung tukso, dahil sa atin.
maraming klaseng tuksong mga kapatid ang dumarating sa bawat isang mga kapatid. Kaya may tinuturo niya na magbigyan tayo, manalangin mga kapatid, para paglabanan natin ang mga tuksong ngayon mga kapatid. Kasi kung ating pumabasahin sa Genesis, ito na natin ang mga kapatid sa Genesis, di ba? Si Eva ay natuksong mga kapatid. At ganoon din si David, mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, di talaga mawala na matutukso mga kapatid. Eh, hey, that's right. Lalo tingin na, lalo pag tayo ay magsisimba mga kapatid, maraming pagsubo o tukso na nandyan eh. Na wala kang gana, di ba? Na ayaw mo, parang nag-iisip ka na magsisimba ba o hindi. Pero, siyempre sa ano natin sa Panginoon, lalabanan natin yan mga kapatid. Amen. At nahingin natin sa Panginoon ng patnubay, kaya tayo nakakarating mga kapatid. Yes. Kaya magparad tayo mga kapatid na narito tayo mga kapatid. Amen. At ang magiging halimbawa natin mga kapatid sa pagtatagumpay mga kapatid ng pagsupog mga kapatid ay si Jose mga kapatid. Hindi ako mga kapatid ha, si Jose na. Sa Genesis 39:12, mamabasa ni Joseph. Amen. Yay! Ang ganyang magkamaroon mga kapatid kung paano siya tumakas o lumayo. Ibig sabihin, mga kapatid, siyang lumayo. Tumakbo siya, mga kapatid. Ganun din sa ating mga kapatid. Kailangan talaga na ikaw ang lumayo, mga kapatid. Kaya di ba yung mga katulad sa atin, may awit na utokso eh, layuan mo ko eh. May hindi naman talaga ito yung tayo talaga lalayo, mga kapatid, sa tukso. Amen. Kaya purihin ang Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na mapaglabanan natin yung mga ganyan. Amen. Para tuloy-tuloy tayong mga paglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Salamat yes. Sa Panginoon, mga kapatid, sa misahin niya, mga kapatid. Siyang malaking aral itong mga kapatid sa atin. At sa aking mga kapatid, dahil nagiging kalakasan ko mga kapatid para tuloy na maging usap ko. Yes. Sana sa inyo rin mga kapatid, manalangin lang tayo lagi. Amen. At mga kasama natin, minsan hindi mo na rin na ano na ano eh. Papasyalan kasi ang ano ko dahil alam naman na nila eh. Babala ng Panginoon. Kaya salamat sa mga kapatid na narito. Yes. Kita-kita tayo. Purihin ang Panginoon mga kapatid, sa bawat isa na pumunta rito, pinapasalamatan ko siya, nandito kayo malakas. At ang kapurihan niya sa kanyang mga kapatid, pinapalik ko sa pagkakataw sa ating pastor. Amen. Amen. Praise God, brother. Amen. Tama yung sinabi niya, napagandang devotion na yan. Ha? Tama yan, tayo talaga ang sa New Testament, sa Old Testament, si Joseph ay siya ang nung tinem siya ng asawa ni ng Pharaoh ay talagang siya ang umiwas. Eh maganda yung babae. Okay, magandang babae. So siya ang tinampan niya at umiwas siya. O, sa panahon kaya ngayon ba? Siguro parang si David. David, makikita na mo na babae. Iba eh. Si Joseph, makikita na babae. Ilag eh. Si David, hindi eh. Ibang klase. Sabi ko ng pastor doon sa SMBC, ano daw, tawag nito, mas marami daw David sa panahon yan, kontra ni Joseph. No? So, ibig sabihin, hindi nakaka-resist ng temptations ba? Kasi ang jamblo, mga kapatid, yun ang ginagamit niya talaga yung, ano, hindi yan tutokso si Satan sa inyo ng pangit na babae. Paano ka matimpatintog? O, di ba? Pangit eh. Pero pagka pala artista na yan, ay, tumakbo ka na. Alam na. No? Ganun yun. So, sabi nga sa New Testament, flee. Flee, resist the devil, and resist the devil, and the devil will flee, will flee from you. Ganun. So, amen. Purihin ng Panginoon sa ano na yan, sa devotion na yun, brad. Next week ay si Edwin pa rin. Ngayon, pag wala sa si Edwin next week, Brad, mag-aral kayo ha. Baka isusunod ko si ano, may idea eh, may potential si Brother Dexter. Bro, bago pa lang umuwi ng Pinas. So, ganun yan. Pag wala si Brother Edwin, Brad, ikaw, Brad. Huwag lang tayong maniwala sa same swerte ha. Tsaka malas. Bye.
So anyway, simple lang. Oh, kita mo naman ang paano mag-devotion ganito yan. Ang mga tao, ang mga mananampalataya bago pagkatapos ng isang linggo. Kumbaga sa Friday dito sa atin ay parang mga cellphone tayo eh. Nag-recharge tayo spiritually. Kasi in one week talagang manghihina talaga yan. Ganun yan. Sino bang magaling na mananampalataya na pagdaan ng isang linggo eh pagharap niya sa mundo eh puro mga wala sa hulog, di ba? Mga ganun yan eh. So doon ba nagaganyan yan, di-discharge. Ganun. So kaya ginagawa natin ang di-devotion tayo. Ganun. So ngayon, isa sa mga paraan talaga na lalakas tayo about isa pagka tayo nanambahan. So ibig sabihin, sa devotion pa lang, may encourage na about isa katulad ng ginawa ng Brother Jose. No? In-encourage. Encouragement yan. In-encourage ang puso niya kasi nang lupay-pay yan eh. Sa isang linggo eh. Kahit nga ako, manlupay-pay rin ako eh. No? So ganun yan. Pagdating dito, parang dito ka nung malakas. Then pag malakas ka spiritual, yung physical mo mag-respond din yan eh. Remember, ang katawan mo, ang body mo, nagre-respond sa spiritual yan. Tingnan mo kanina. The spirit is willing, but the flesh is weak. Right. Eh, ang katotohanan doon, yung spirito talaga nila, eh, medyo gumaganon-ganon eh. Oo. Yan ang katotohanan doon. Kasi nga po, ang ating physical, nagre-respond yan sa ating spiritual. Pag malakas yung spiritual mo, physical mo, malakas yan. Oo. Gusto mo lumakas? Magandang physical niyo, maglingkod kayo sa Panginoon. Amen. Kung sino mapadali yung buhay niyo, huwag kayong maglingkod sa Panginoon. Ganun yan. So, ako nga, kala ninyo, blood sugar ko, nasa 600, 500. And look at me, di ko alam, anong nangyari? Sabi nga ni Sister Kakar, anytime, babagsak ka dyan. Oo. Ang taas ng blood sugar ko, hindi ko alam paano ko babaen, ganito ganyan, kung ano na ginagawa ko, ganito ganyan. And yet, God, by His grace, biyaya na lang ng Panginoon na nakakapagpatuloy at hindi ako pinatay. Kasi naging ko eh. Pero pag siguro, pag tumigil ko, bukas siguro makalawa. Gano'n na siguro. No? So, purihin ng Panginoon sa devotion na yan. At pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Brad, amen, Brad. Patuloy ka lang, Brad. Okay? Ngayon, tawagin natin si Brother Eric sa ating dalawang awitin, congregational song. Amen? Amen. Hey! Amen. Magandang baga muli sa ating lahat. At sa encouragement, devotion ni Brother Jose. Amen, bro? Yes. Magandang nagpapalakas spiritually sa ating bilang mananampalataya. Yeah. Pagkos konti lang na tayo, tayo patuloy para sa Panginoon. Pagkos ang iba, may mga pasok. Kalaw na din dadami din tayo. Amen? Amen. So tayo awit para sa Panginoon. Wonderful grace of Jesus. Amen. Verse 1 every day. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall I describe it? Where shall it first begin? Grace of
all the matchless grace of Jesus. Never than the matter of the sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for me. Broader than the scope of my transgression, destination ng mga doon pumupunta yung mga mananampalataya, mga kapatid. Alright? Doon po tayo mapupunta, mga kapatid. Sa new heaven and the new earth and then the new Jerusalem will be there. Okay, pagkatapos po yan ng 1,000 years. Amen. Pagkatapos ng 1,000 years of reign of the Lord Jesus Christ dito sa mundo, yung kingdom of God or kingdom of the Lord on earth dito sa lupa. Kasi siya nga ang maghari. Yung kaharian pa ng Diyos dito sa lupa ba? No? For 1,000 years. Habang yung mga hindi mananampalataya nasa impyerno. Alright?
Yung mga hindi tumanggap kay Jesus Kristo na kalampangan ng tagapagligtas, yun doon po sila mapupunta. So, it is our burden, nagiging kabigatan natin mga kapatid, na napakahalaga ang mga mahal sa buhay natin sa Pilipinas o sa nandako ng mundo, maipaunawa natin sa kanila ang kaligtasan. That's right. Salvation. Kasi for sure, ay hindi nila alam yun. Ang akala nila, sa meron silang kaalaman, spiritual, yun na yun na makarating sila ng langit. Maliwanag naman na sinabi sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat ng nagsasabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ko, Jesus Christ din naman, ay makarating sa kalangitan. Okay. Hindi po yun. Oh. Katulad ng mga charismatic group. Di ba? Yung mga charismatic, yung mga sinasabi ng mga born again, mga ganun, akala ninyo, ligtas yung mga yan. Hindi. Bakit? Kung talagang ligtas ang mga yan, maging tama ang doktrina nila. Hindi naman tama ang doktrina. That's right. Ang isang tao na tama ang kaligtasan, maging tama din ang doktrina niya. Hindi po eh. Ang kaligtasan ng mga charismatic group, nawawala. Nawawala ang kaligtasan nila. Kaya ang ginagawa nila, huwag silang magkasala. Eh, ang tao magkasalanan eh. Nagkakasala ang tao. Eh, ibig sabihin, nawawala ang kaligtasan mo, tanggap ka ng tanggap. Hindi, ganun. Araw-araw ka tumanggap ng Panginoon. Nagkakasala ang tao. Sinabi na sa Biblia, na pagka-anak ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Amen. Sinabi sa Biblia na pag tinanggap po si Jesus Christ na iyong tagapagligtas, anak ka na ng Diyos, hindi ka na mapunta ng impyerno. Ngayon, Pastor, paano kung nagkasala ako? Pag nagkasala ka, dahil nature natin eh, nature ng tao, natura na sa tao na magkakasala. Pero, i-deal ka ng Panginoon bilang anak ng Diyos. That's right. Na nagkasala ka. Oo. Pero dahil sa magkasala mo, hindi nawawala yung kaligtasan mo. Hindi nawawala ang katotohanan na tinanggap mo si Jesus Christ. Eh. Amen. Diba? Sabi ng Panginoon, pag tinanggap mo siya, may buhay na wala hanggang ka. Amen. Bakit pag nagkasala ka, nawawala ang kaligtasan mo? Ibig sabihin, ikaw ang mahawak ng kaligtasan mo, hindi ang Diyos. Yan ang mahirap. Oh, diba? Sure. Kaya sabi ng Panginoon dun sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat po na nagsasabi, Diyos ko, yan, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat ng Kristiyano po, no? Oh, maraming nag-claim na Kristiyano sila, ganito. Sulitin mo ang kaligtasan nila, di ba kayo? Hindi tama. That's right. Pangalawa, nag-speaking in tongues po sila. Ang mga charismatic, yung mga charismatic group, born again kung tawagin, nag-speaking in tongues yan sila. Pag nag-speaking in tongues ng mga charismatic group, yan ay isang palatandaan na yung mga yan hindi ligtas. That's right. Hindi tama ang kaligtasan. And therefore, pag namatay sila, pagising nila, wag po ito ha. Ganun yun. Dahil sinabi na sa Biblia na ang speaking of tongues, isang palatandaan ng hindi ligtas. Saan po mababasa, Pastor? 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Tingnan niyo. Ah, 14, verse 22. Tingnan natin. I hope I'm not mistaken. 1 Corinthians chapter 14, verse 22. Yan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang charismatic group. Oh. Ito ang charismatic group. Ano sabi dyan? Wherefore? Si Apostle Paul ang sabi dyan. Wherefore? Tongues. Yung speaking in tongues ba? Oh. Kasi yung speaking in tongues, hindi naman nila naunawaan ang sinasabi na yung ganun. Tanungin mo sila, anong sinabi mo? Anong ibig sabihin nun? Hindi lang masabi kung ano ibig sabihin. Whereas, doon sa Book of Acts, pag nag-speaking in tongues ang mga mananampalataya, naunawaan po kung ano yung ibig sabihin. Dito, sa panahon ngayon, pag nag-speaking in tongues, hindi nila alam kung ano ibig sabihin. Parang ang mga baliw, sinabi dyan. Pag-speaking in tongues, sa verse 14 po yan, ano sabi? Tingnan mo ha? Wherefore? Pag sinabi yung wherefore, conclusion yan. Talagang katotohanan. O ito na talaga. Tongues, yung speaking in tongues ng mga charismatic group, yan ang error nila eh. Are for a sign. Palatandaan. Sinyalis.
not to them that believe. Oh, kita mo yan? Not to them that believe. Ibig sabihin, ang tongues, yung nag-speaking in tongues, isang palatandaan yan, hindi sa mga mananampalataya, bako sa mga, ay, hindi sa mga mananampalataya, kundi sa mga, ay, I'm sorry, natangkwist ako. Ang tongues, mga kapatid, isang palatandaan sa mga taong hindi mananampalataya. Alright? Kasi ang magkaintindihan mo, not to them that believe. Ang mga, not to them believe, ibig sabihin, mga believer ba? Oh, not to them that believe. Dahil ang tongues na yan, but to them that believe not. Yan. Yung not to them that believe, believer ang tinutukoy dyan. But to them that believe not, unbeliever po ang tinutukoy dyan. Kaya sabi niya, wherefore, ang tongues daw, speaking in tongues, isang palatandaan, hindi sa mga mananampalataya na, kundi sa mga taong hindi nanampalataya. That's right. Oo. So, believer in Christ at saka hindi believer in Christ. Ang palatandaan na yung tongues na yan, doon sa mga taong hindi nanampalataya. At alam mo kung sino hindi nanampalataya? Yung mga Hudyo. Kaya nga sabi ito ni Apostle Paul dyan, yung mga signs kasi ng tongues, para sa mga Hudyo yan. O yung signs, ihintil tayo eh. At mananampalataya pa. Therefore, itong mga ito, charismatic group, para silang mga Hudyo na hindi nanampalataya kay Jesus Kristo. Yun ang ibig sabihin yan. Oo. Amen. Alright? But prophesying, katulad ng ginagawa natin, it is a kind of prophecy. Nagtuturo tayo ng tama. Amen. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Ang pagtuturo ng tama, para sa mga taong nananampalataya. Amen. Hindi doon sa hindi mananampalataya. Kita niyo pagkakaiba? Yun ang error of the charismatic group. Oo. Kaya nga ako, pag napunta ako sa mga ganyang klaseng iglesia, abay, tatayo yung balahibo ko. ay, ano nangyari dito? Okay? Tapos nagtuturo lang yun. Ang ginagawa nila, di ba, umaawit. Nakita nyo, dalawa ng error ang binanggit natin. Unang error, yung hindi lahat ng tumatawag sa akin, Diyos ko. Di ba? Makarating langit. Yan yung mga yan. Kiniklaim nila, sila Kristiyano. Pero hindi, saan naman hindi. Pangalawa, speaking in tongues. Error yan. Ang sagot nila, pag nag-speaking in tongues daw, revelation daw ng Diyos sa kanya. Mali po yan. Wala pong sinabing ganyan sa Biblia. That's right. Oo. Revelation ng Diyos sa ni-reveal sa'yo ng Diyos. Pag i-reveal sa'yo ng Diyos yung speaking in tongues, naunawaan mo dapat. Hindi mo naman alam po ano siya ibig sabihin ng speaking in tongues eh. Oh. Wala namang ganyan. Dahil ang revelation ng Diyos actually, Biblia. Dati wala pang Biblia, pwede i-reveal ng Diyos yung kalooban niya sa propeta, sa hari, ganun. Oh. Sa apostle, ganun. Ngayon, sa Biblia na, may Biblia tayo, dito na lahat eh. Di ba? Nakita ninyo, pangatlong error ng charismatic group. Nandiyan yan, meron. Ito yan. Nandito yan, sa, kung, oh, ito, saan ito galing? Babiots, ito eh. Oh. Pangatlong error, pag sila'y umawit, di ba? Awit, drum, ganito, ganyan, kung ano-ano. Yung cymbals at saka yung instrumento, hanggang ngayon, wala kang makikita na mga Hudyo na pag nag-worship, maingay. Okay? Di ba? Yung mga Hudyo, yung Israelites na yan, kung kuhain natin ang modelo ng pag-worship or panambahan sa Panginoon, solemnity ang tinutukoy. Amen. Hindi maingay. Gitara lang o kaya organ. Yung mga banayad ng mga boses, wala kang simbal. Pastor, may sinabi doon sa ano ah, sa Book of Psalms, si King David. Gumagawa na ng simbal si King David. Tumutugtog ng may simbals. Bakit? Nananalo sa gira eh.
na nalalo si Sgira eh. And in fact, nung pumasok siya doon sa kaharian niya, na para siyang sumasayo-sayo siya, kasi may simbans, ano sabi ng asawa niya, si Michan? Parang nabaliw ka. Hindi dapat ganyan ang mag-worship sa Panginoon. Oh, dahil nalalo si Sgira. Sabihin niyo sa akin saan sa Biblia na si King David pumasok sa congregation, sa templo, na nag-concert. Wala kang makita. Dahil ang pag-worship sa Panginoon sa loob ng iglesia, sa loob ng church, solemn po yan. That's right. Oh! Yung mga New Testament churches, binanggit sa New Testament, mayroon ka bang makita na iglesia na nagkaroon ng panambahan, Church of Corinth, Church of Thessalonica, Church of Ephesus, na ganyan ang ginagawa, na may simbahan? Wala. Bakit? Solemnity. Solemn meaning. Solemn ba? May kabanalan. Ganun. Hindi yung parang sumayaw. Ganun. Walang ganyan. Kailan lang yan, Pastor? Yung mga sayo-sayo na yan. 19th century lang yan. 19th century lang yan. 19th century and 20th century. Mga bagong mga Pastor. Alam ko, sino Pastor? Binihin. Oh, ganun yan. Kaya alam ko yan eh. Pang-apat na error, ano pa? Holy Spirit. The doctrine of the Holy Spirit, mga kapatid, yung pneumatology. Ang Holy Spirit, nung tinanggap mo si Jesucristo na yung tagapagligtas, ang Holy Spirit nag-dwell sa'yo. Amen. Sa Romans chapter 8, at saka sa Ephesians chapter 1, verse 13. Nag-dwell sa'yo ang Holy Spirit, nasa puso mo na. And look at them, anong ginawa nila? Pag kumanta na sila, come Holy Spirit, bakit mo iniimbita ang Holy Spirit sa'yo? Wala ba sa iyo Holy Spirit? Oh, totoo naman talaga, wala sa Holy Spirit. Wala Holy Spirit sa kanila. Bakit? On first place, hindi naman malinin ng tama ang kaligtasan. That's right. Oh, another error. Saan makita sa Biblia na ang Holy Spirit iniimbita mo? Come Holy Spirit, para maging nisay sila. Ganon. Wala. Oh, Pastor, nasa Old Testament. Oh, sa Old Testament, labas-masok ang Holy Spirit sa isang mananampalataya. Pero sa New Testament, may church na nag-pour out ang Holy Spirit. Alright? Nakita niyo? Nakita niyo yung error na yan? Amen. So Lord, ano pa? Ano pa ang error ng mga charismatic group? Oh, ano pang error ng mga charismatic group? Kaya charismatic group, pag lumapit sa akin, makipag-debate. Naku po. Oh, ano pang error nila? Oh, marami. I cast you out in the name of... Ang gumagawa nun, holy, ang mga apostle lamang, disipulo panahon ni Jesus Christ. Kasi binigyan ni Jesus Christ ng kapangyarihan ang mga apostles niya, disipulo. Pag humayo kayo, you have power over the serpents. Pag kinagat kayo ng ahas, hindi kayo matatablan. Pag ganito ganyan, makakabuhay kayo ng patay, may kapangyarihan kayo. Ang Diyos nagbigay sa kanya. Sino si Diyos? Sino nagbigay? Si Jesus Christ. Wala na sila eh. Ang mga apostles kasi sila patay na eh. Hindi naman, ang kapangyarihan yun, hindi yun na ipasa eh. Hindi yun ipinasa doon sa atin, ganito ganyan. Ang ginawa ng mga charismatic group, pag may sakit ng tao, I cast you out. Di ba ganun ginagawa nila? In the name of Jesus Christ, ganito ganyan. Parang may kapangyarihan sila. Mali po yun, blasphemy po yun against God. That's right. Kasi ginawa mong equal ang sarili mo na hindi ka nga ligtas na tama sa mga apostol at disipulo. Amen. Oh, balik ka doon sa Matthew chapter 7 verse 21 rin. Ito yung mga charismatic group. Tingnan mo. Ito ang nature nila. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say, sabihin yan, pagdating ng panahon, sa 22, many will say to me, in that day, Lord, 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 have we not prophesied in thy name? Ibig sabihin, nag-prophesy kami, nanghula kami sa pamagitan mo, sa pangalan mo. Tingnan mo yung charismatic group ang ginawa nila. In the name of Jesus Christ, ito mangyari, ganito. At ito masaklap. And in thy name have cast out demons. Ah! In the name of Jesus Christ, ikaw na sakit na sa katawan mo, Ramel, lumayas ka! Ganun ang ginagawa nila. They're casting out demons.
Ito yung mga ito. And in thy name done many wonderful works. Gumagawa kami ng kapangyarihan. Kasi yung iba, brad, makita mo Stevie, tayo! Sabi ng pastor, ng charismatic, tayo, tayo! Kahit nagkagano-gano na. Oh, kung nakatayo, ka naman. Sa paningin ng mga tao, ay by wonderful works sa kapangyarihan. Ang katotohanan, marunong naman ng magmuntumayo yan. Di ba ang nangyari? Kalokohan ang nangyari? Oh, ganun po yun, mga kapatid. Oh, may drama-drama ba? Pero dito sa atin, may drama-drama ba? Na ganyan? Wala po. Bakit? Wala tayong kapangyarihan na mag-cast out ng demon. Ang kapangyarihan lang natin ng Latin sa pagitan ng ating panalangin sa Panginoon. Amen. Di ba nalangin tayo? Bakit? Pastor, bakit ganun ang... Ang doctrine of prayer, mga kapatid, pag ipaliwanag ko yung doctrine of prayer, maganda yung... That's right. Alright? Pag ipaliwanag ko. Amen? Amen. So, bakit ka dyan sa charismatic group? Mag-ingat tayo dyan. That's right. Oo. Bakit? Alam mo kung bakit? Pastor, bakit ganun? Pag nag-aating ka sa mga ganyang ano, katuruan ng simbahan o iglesia, walang pinagkaiba na ang nagtuturo dyan nagpakain ng lason sa mga tao. That's right. At ang mga tao malalason dyan. Alright? Pakainin mo ako ng lason, kakainin ko yan. Dahil hindi ko alam eh. Kung alam mo ang kaligtaang at tamang katuruan sa Biblia, hindi ka manatili dyan. Aalis ka. Oh, pangalawa, kung talagang anak ka ng Diyos, gagabayan ka ng Panginoon na mawala dyan. Amen. That's right. Amen. Believe me, if you believe in the power of God and if you believe the sovereignty of God, sovereign ba? Sovereign. Pag ibig sabihin, ang Diyos ay may kapangyarihan sa iyo. Sovereign niya yan eh. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa iyo dahil anak ka niya eh. Bakit ako, pag ako ang akong ama, ang anak ko nandyan, na hindi tama, papayagan ko ba siya na nandyan? Papayagan mo mga anak mo na malaso na lang dyan? Hindi ka papayag. Aalisin ka niya. Ilagay ka niya sa tama. Ganon ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Kung talagang anak ka ng Diyos. Eh ngayon, kung hindi ka anak ng Diyos, mag-enjoy ka dyan. Bakit? Hindi ka naman anak ng Diyos eh. Nag-claim ka lang na anak ka ng Diyos. Di ba sabi dyan? Not all that say to me, Lord, Lord. Nag-claim ka lang at Diyos. Pero hindi po tama ang lesson mas Panginoon. Bakit? Nag-enjoy ka eh. Do you believe that me being a pastor in this church at pumunta ako sa ibang congregation, mag-enjoy ako doon? Hindi ako mag-enjoy dyan. Bakit? Hindi yan ang tamang katuluan eh. Amen. That's right, amen. Alis ako dyan. Tatayo ang balahibo ko dyan. Oh. Ang aking pamilya, galing dyan. Oh. Galing dyan ang aking pamilya. Oh. At sa biyaya ng Panginoon, nadala ko sila. Amen. Nadala ko sila. Sa tamang katuluan. Amen. Okay? Ganun yun. So salamat sa Panginoon. Oh. Hindi ka mag-enjoy, hindi tama. Hindi ka, ako na magsabi sa inyo, hindi tama ang doktrina ng mga yan. Oo. Kaligtasan pa rin, doctrine of soteriology, nawawala ang kaligtasan nila. Sa atin, hindi. Amen, brad, mga pari? Amen. Ganun yun. And then, anong sabi ng Panginoon? Ganun kayo, ha? Anong sabi ng Panginoon? And then, will I profess unto you? And then, will I profess unto them? Sabihin ko sa kanila, sabi ng Diyos. I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Right. Yan ang masaklap. I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Dahil ang kilala ng Diyos, yung anak niya na tama ang kaligtasan. Amen. Ano sabi niya? Depart from me. That's right. Depart from me. Umalis kayo. Ye that works iniquity. That's right. Ganon ang mangyayari. Oh, yung mga relihiyon na yan na si Jesus Christ, even si Jesus Christ, hindi nila kinikilala ng Diyos. The doctrine of God, oh, or the theology proper, the doctrine of Jesus Christ, yung theology proper, yung the doctrine of God, theo means God, logi means study, study of God. Kung aralin mo yan,
maunawaan mo na si Hesus Kristo ay Diyos. Right. O sino ang mga reliyon na hindi kinikilala si Hesus Kristo as Diyos? Marami. Sakto ni Jehovah, Iglesia ni Kristo, ano pa ang mga ano na yan, yung mga oneness na iba na yan, ganito, ganyan. Oh, do you believe that that doctrine is correct? Hindi, tama. Da, andito mga tao dito. Oh, hindi niwala kay Hesus Kristo na siya ay Diyos. Pag I guarantee you, pag namatay ang mga yan, pagising yan, ako yan dito. I guarantee you. Pastor, bakit ganun ang garantiya mo? Sinabi na dito eh. Amen. Oo. Oh, sinabi na dito eh. No. May isa nga akong naka, ano na, M eh. Sabi ko, ah, ganun hong ba? Hindi ka naniwala kay sa Kristo as Diyos. Kasi tinanong niya ako eh. Ano na paniniwala ko raw? Sabi, kasi ginawa niya, inaano niya ako, yung winawitnessan ba? Sabi ko, ah, ako po, naniwala po ako eh, na si Hesus Kristo ay Diyos. Ay, saan mababasa? Ganito ba niya? Ay, sa Quran mo, mayroon siguro sinabi na, bahala ka, pero ako, hindi po maniwala sa Quran, dito ako mas mag-iya eh. Pero mayroon mo sabihin sa'yo, kung hindi ka niwala kay Jesus Christ as God, oh, hindi ka niwala ni Hesus Kristo na siya ay Diyos. Buksan daw natin sa Hebrews chapter 1 verse 8. May sinabi dito, ngayon, ipaliwanag mo sa akin. Kahit yung Iglesia ni Kristo, sabi ko, ipaliwanag mo sa akin kung ano. Baliin mo yan kung ano. Kung anong ibig sabihin yan, ang sabi dito, Hebrews 1:8. But unto the Son, He saith. Sa anak, sinabi niya. Sino yung nagsabi dyan? Ang God the Father. God the Father, ha? Sinabi niya sa anak. He saith. Thy throne, O God. Oh. Sinabi na ng God the Father kay Jesus Christ, Thy throne, O God, ang trono mo, O Diyos, is forever and ever. Amen. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Yung scepter ba? Yung putong ba sa ulog? Yung crown ba? Scepter of thy kingdom is the scepter, the scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Amen. Sino ang righteous? Si Jesus Christ yan. Ang tinutukoy dyan. Kasi doon sa Book of Psalm yan eh. Oh, is the scepter of thy kingdom. Scepter meaning the leadership. The leadership yung pinaka kasi ang ibig sabihin ng anong kapatid crown na dito, you are a leader. Nililid ka, nililider ang ano din. So ang ibig sabihin, sinabi na ng Panginoong ang God the Father about the Lord Jesus Christ. Thy throne, O God, ang trono mo, O Diyos. Trono mo, O Diyos. Si Jesus Christ, sinabi ng God the Father na si Jesus Christ ay God. Oh, tinan mo. Amen. Thy throne, O God, is forever and ever. Yung forever and ever, si Jesus Christ yan, entire the Bible. Oh, pagka pinag-usapan natin yung righteousness of God, scepter of God, si Jesus Christ yung natukoy dyan. That's right. Sinabi na ng Panginoong Ama yan. Thy scepter, O God, o thy throne, O God. Tapos sabihin mo si Hesus Kristo ay ni Diyos. Ngayon, question. Paano mo ipaliwanag yan? O, yan ang tanong ko. Paano mo ngayon baliin yan? Iano mo ba? Paano mo ngayon iano yan? Paano mo siya tawag ito? Pasubalian. Oh, yung ibig sabihin, paano mo sabihin na si Hesus Kristo ngayon ay hindi Diyos? Sige nga. Sabi ko, sige, pakiano daw. Alam niyo mga kapatid, nahirapan ng paliwanag. Sige, paliwanag mo lang at makinig ako. Malay mo, makonvince mo ako. Sabi ko, malay mo, makonvince mo ako. Sabi ko, sige lang paliwanag, kasi pakinggan kita kung paano may paliwanag yan. Wala, Brad. Hindi, Brad. Sabi ko sa inyo, pagka doktrina lang ng Diyos ang pinag-uusapan, doktrina about the Lord Jesus Christ, ay, yari yan. Oh. Kaya mga kapatid, nandito tayo sa tamang, kung daan pa pinag-usapan natin, nandito tayo sa tamang daan. Ha? Amen. Okay. Ang iglesia ito, ituturo dito ang tamang doktrina, ang tamang sinasabi sa Biblia. Okay? Pag may mali, i-correct natin. Pero, hindi naman major doctrine ng ano dyan natin. No? Ganun lang. Oh, nandito tayo sa tamang doktrina. Amen?
Amen, mga kapatid. Welcome, brad, sister, at si Cielo. Amen. Salamat sa Panginoon. At ngayon, mag-umpisa tayo sa ating Bible reading. Ang Bible reading natin, mga kapatid, sobrang ikli lamang. Pero marami tayong makikita. Kapatid, huwag niyong kalimutan, dito sa Genesis chapter 16, mga kapatid, dito natin makikita si Ismael. Sino si Ismael? Ama ng mga Arabo. That's right. Okay? Ninonok nila. Mga Ismaelites sa Bible. Okay? No. Ngayon, sabihin ko sa inyo na dito sa, even sa chapter 15 at saka sa, dito sa chapter na ito, mayroon tayong ma-encounter na doctrine. Anong doctrine ng pastor? The doctrine of soteriology. What is soteriology? Salvation. Soterio, salvation. Logi means study. Study of salvation. Okay? The doctrine of salvation. Now, alam naman natin, mga kapatid, ang paraan ng kaligtasan ng Old Testament is under the law. Tama ho ba? Right. Kaya may batas ni Moses eh. Alright? Ibig sabihin, pag nagkasala ka noong unang panahon, brad, ikaw po ay sabihin ng pare ng unang panahon, mga Levites, sabihin niya, magkatay ka ng, let's say, tupa na kulay puti at walang batik-batik. Yun ang pangbayad ng kasalanan mo. Right. Under the law. Okay? Under the law process, ha? Ngayon, patawarin ka ng Diyos. Bakit? Kasi nanampalataya ka doon sa batas na sinabi ni Moses. Pag nanampalataya ka doon sa batas na sinabi ni Moses, nanampalataya ka sa Panginoon. Bakit? Galing naman sa Diyos yung batas eh. That's right. Tama? Okay. So, kumatay ka ng hayop, pag nagkasala ka, kakatay ka ng hayop, ayon sa batas, okay? And then, mapatawad ka ng Panginoon. Bakit? Kasi ang dugo ng hayop, yun po yun ang pangbayad ng kasalanan mo. Ang term doon sa doctrine of soteriology or doctrine of salvation, propitiation sa English. Vocabulary ng salvation ba? Propitiation means temporary na panakit ng iyong kasalanan. Ang makikita ng Diyos ngayon, pag nagkatay ka ng hayop, ay dugo na ng hayop. Alright? Bakit? Kasi where there is no blood, there is no remission. That's right. Kung walang dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Under the Old Testament. Yes. Alright? Maliwanag yan. Under the law of Moses. But under the New Testament, brethren, hindi na dugo ng hayop, kundi dugo na mismo ni Jesus Christ. Maliwanag. Bakit? Kasi ang dugo ni Jesus Christ dumanak doon sa cross ng Calvary. Tama? Right. Saan mababasa yung pastor? Yung batas ni Moses, ang katapusan noon, doon sa cross ng Calvary. Alright? Kaya, noong Old Testament, ang kasalanan, or noong Old Testament, ang salvation is by way of law of Moses. But in the New Testament, by way of the law of faith in Jesus Christ. Alright? Ganun po ang tamang katuruan. Bakit, Pastor? Eh, si Sarai at saka si Hagar lang naman yan at saka si Sarai. Ah. Bakit? Minention kasi yan doon sa Book of Galatians chapter 4, yung Sarai na anak niya si Isaac versus Hagar na anak niya si Ismael. Okay? Yan, mapag-aralan din yan mamaya. Okay. Now, umpisahan natin. Verse 16. Chapter 16. Verse 1. Basahin ko na lang. Sundan ninyo. Dalawang nanay dito ha. Si Sarai, at saka si Hagar. Ang naunang anak ngayon na ipinanganak kay Abraham ay si Ismael. Okay, dito yan eh. Now Sarai, sabi dyan, Abraham's second wife.
hindi naman second wife na yan eh. Concubine niya yan. Maid servant niya na yan eh. Ni Sarah eh, si Hagar dyan eh. Ganun yan. Ang sabi dyan, now Sarai, Abram's wife, bear him no children. Wala silang anak. Bakit? Eh, wala anak kasi nga hindi pa naman nanganganak. Yan ang katotohanan nun. Pero ahead of time, doon pa lang sa Genesis chapter 12, God promised to Abram that his children ay katulad ng buhangin sa lupa na hindi kayang bilangin. At doon sa Genesis chapter 13, ang lahi ni Abram ay katulad ng stars in the sky or stars in heaven na hindi naman kayang bilangin. Sinabi na ng Diyos yun eh. And yet, ha, because of impatience meaning walang pagpasensyoso. Yung wala bang ano ba, hindi walang pagpipigil ba? Para bang, Lord, ang tagal naman, ganito, ganyan. Okay? Ha? Kasi, can you imagine, si Abram ay 85 years old or 86 years old, binisita ng Diyos sa pamagitan ng angel na, oh, magkakaanak ka, ganito, ganyan. And yet, hindi pa nagbunti si Sarai. It took another 10 years more. Oh, or, hindi, 86, 14 years. 14 years pa. Kasi 86 yung pinanganak, 86 ang edad ni Abraham na pinanganak si Ismael. At nanganak si, nabunti si Sarai na 90 years old at saka si Abraham ay nagiging 100 years old. Ibig sabihin, 14 years later pa, nagkaroon, nag-materialize yung promise ng Panginoon, ang covenant ng Panginoon. Okay? Dahil sa impatience nila, because of their impatience attitude, alam nyo, yung hindi makapaghintay ba na ugali, resulta po yan ng kawalan ng pananampalataya eh. Kawalan ng pananampalataya, hindi naman nawalan ng pananampalataya, kundi resulta po yan ng nag-decline ng iyong pananampalataya, parang gumigiwang-giwang ba? Oh. Alright? Kaya ang nangyari dito sa 16 ngayon, ang sabi, now Sarai, Abram's wife, bear not him no children, and she had an handmaid, an Egyptian whose name was Hagar. Okay? And Sarai said unto Abram, behold now, the Lord hath restrained me. Ibig sabihin, restrained me, meaning, parang napipigilan ako, parang hindi yung kumanganak, ganito, ganyan. Oh, restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid, and it may be that I may obtain children by her. And Abram, ito ang pinakamasaklap. Dahil, because of their impatience, hindi makapaghintay na magkaanak, they took Sarai first initiates na she will take the matter, yung ganung bagay, into her own hand. Alright? Dahil hindi makapaghintay, ganun pa naman ang mga manampalataya. Ang mga manampalataya, ganun din. Minsan, ang mga manampalataya, pag hindi makapaghintay, imbes na ipanalangin sa Panginoon, gumagawa na siya ngayon ng desisyon sa buhay niya. Ganon ang ginawa ni Sarai. At ang sabi niya, mayroon at tayong ano, maid servant dito, si Hagar. Oh, mag-ingat ka dyan, bar, kay Blo yan, si Hagar yan. Okay. Sabi, sipingan mo, baka magkaroon ako ng anak sa kanya. Oh, kasi nga, ano naman, kustomare naman noong unang panahon, ganun-ganun naman ginagawa nila eh. Oh. At itong pinakamasaklap ha, nagdesisyon si Sarai, di ba, na ganun gawin, asawa ka, magdesisyon ka na ganun ang sabihin mo sa mga lalaki. At ang masaklap, ang lalaki, nag-uo. ang ginawa ng lalaki, nakiayon. And Abram hearkened to the voice of Sarai. Yon ang masakit. Bakit? Yon ang masakit. Oh. Ayun na. Nakita ba ng Diyos yan? Nakita ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Oh. Lord, Pastor, bakit hindi nag-intervene ng Diyos? Hoy, huwag mo gawin yan.
Alam mo, ang Diyos, hindi tayo ginagawa na robot. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para pumili at manampalataya sa Panginoon or hindi. Sundin natin ang gusto ng Diyos or hindi. Ang gusto ng Diyos, ang mga anak mo, ganito karami. Mananampalataya ka? Mananampalataya ka? Sundin mo. Huwag kang gumawa ng decision mo. That's right. Amen. Ngayon, ano nangyari? And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian. Ito na. Pinaliguan siguro niya. Ito na. Abram. After Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, kita mo, umabot na kasi. From 75 years old, na pumunta siya sa Canaan land, after 85 years old, doon sinipingan niya si Hagar. Ibig sabihin, after 10 years, sinipingan niya si Hagar. Kasi 86 years old si Abram ay ipinanganak niya si Ismael. Tama? Oh, ngayon, ano nangyari? And gave her to her husband, Abram, to be his wife. Ang lupit. Oh, siguro si sister, hindi niya ibigay si brother, ano, neck doon sa ibang wife. Siguro mag-away kayo, brad. Gira siguro ang nangyari, no? Pero dito, si Sarah, ibinigay na si Abram. Doon sa... Ang maling desisyon niyan, kapatid, nagresulta po yan ng rivalry, pag-aaway hanggang ngayon. Naging sakit ng ulo ng mga Israel ang Arab. Di ba? Tama? Tama? Amen. Ang naging sakit ng ulo. Bakit? Ang Diyos na mismo ang nagbigay ng curse kay Ismael. Tingnan natin. Ano nangyari? Oh, ito na. Sipingan mo. Oh, sinipingan. Nabuntis. Without thinking, si Sarai, without thinking, at si Abram, ito namang lalaki na wala namang tamang responsibilidad sa asawa niya. Dapat, ang sabihin ni Abram, "Oy Sarai, may pangako ang Diyos sa akin, sa atin. Eh bakit mo binigay ang babae sa akin? Huwag mong ibigay yan, bahala ka dyan. Huwag mong magkasala kayo sa Panginoon." Dapat ganun ginawa ni Abram. Eh hindi eh. Sinipingan niya eh. Yan ang mahirap, Brad. Maraming Abraham at saka Diyos, maraming Abraham at saka David sa panahon ngayon. Bigyan mo ng babae, kagagat talaga. Oo. Hindi katulad ni Joseph, ganun sinabi ni Brother Jose kanina. Oo. Si Potiphar, huwag yan. Takbo. Masisira ka dyan. Sabi ng Duterte, huwag, mamamatay ka dyan. Masisira ang buhay mo dyan. O, masisira naman talaga. Oo. Ano nangyari? Na ipanganak si Ismael. Tama? In verse 4. And he went in to Hagar and she conceived and when she saw, nung nabuntis na ngayon, ito ang resulta sa maling decision, ha? Sa maling decision, ha? Ang mga mananampalataya, ganun din kaya minsan. Nagkakamali ang decision. Impatient, walang pagpasensya, walang pagpipigil. Ginagawa, imbis nangako ang Panginoon, oh, magkaanak ka, ganito, ganyan. Ang ginawa ay iba-iba na ang ginagawa. Or ito ang plano ng Diyos sa'yo, iba na ang ginagawa. Kaya ang resulta ito, when she conceived, her mistress was despised in her eyes. Her mistress was despised in her eyes. Ibig sabihin, si Hagar, nung nabuntis siya, ha? Nakita niya ang mistress niya. Sino mistress? Si Sarai. Mistress si Sarai. Oh. Ngayon, ano sabi niya? Kasi maid servant siya. Ano sabi ni Ann Hagar ngayon? Doon na namuumuo yung attitude niya. Oh. Mali palang decision niya. Bakit? Di niya alam na ang attitude pala ng babae ito nung mabuntis na. Ebe, be. Ako, may anak na ako sa asawa mo. O ano ka ngayon? Ha? Wala ka na ngayon. Hindi ka na niya sisipingan. Hindi ka na niya ngayon. Hindi ka na niya love. Bakit? Hindi mo siya kaya bigyan ng anak eh. Yan ang problema. Oh. Oh, ano nangyari? Her mistress was despised in her eyes. Kung ang ginawa ni Hagar ganito, Sarai, ma'am, ito na po, napuntis na po ako. Ito po yung batang ito kay Abraham ito. Ito po, palakihin natin, alagaan natin para sa Panginoon. Dapat ganun ginagawa. Hindi. Nangungutya pa eh. Despise. Oh, nakita ng Diyos yan, Brad. Nakita ng Diyos yan.
Oh, ah, ganun ha. Oh. Ano nangyari? And Sarai said unto Abram sa verse 5. Ito ngayon ang si Sarai. Nung nagresulta na ng maling consequences, ng consequences na hindi maganda, ito na ngayon, blaming game na. Ang sabi ni Sarai unto Abram, my wrong be upon thee. Oh, kung ako yan, sabihin ko, ako may sisihin mo. Oo. Eh, ikaw naman nagplano na ni. Eh, bakit ngayon? Eh, ngayon, nagkotsa ka lang. Ganito na, nabuntis lang yan. Wala na. Jealousy na ang nangyayari. Oh. Tapos sisihin mo ako na ako ngayon ang pagkakamali mo, naging akin na. Ito naman si Abraham, without thinking, katulad ni Adam, dapat ganito ang gawin mo. Oo nga, patawaran mo ako dahil dapat nung sinabi mo, hindi ako nakiayon. Eh. Dapat ganun ang gagawin ni Abraham. Kaya natural, biniblame siya. Ang Diyos, sa isang pamag-asawa, hindi po tatawagan ng asawa. Eh. Oy, asawa, ikaw nagkamali ah. Eb, si Eb, di ba, nagkamali doon sa Adam, sa ganun ni Adam. Eb, halika, ikaw nagkasala eh. Wala, ang sabi ng Panginoon, where's Adam? Adam, halika. Bakit? Ang lalaki, responsibility niya, asawa niya. Kaya okay lang yan. Sinisisi na tuloy ni Sarai, si Abraham. Oh, ganun naman talaga. Sa pagkakamaling decision. At ito naman si Abraham, imbis he will help Sarai sa pagkakamaling yun, he refused to help. Tingnan mo naman. He refused to help. Kaya nga ang sabi niya, sabi ni Sarai, I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. Despised means, hindi niya ako nirespeto. Wala akong value sa kanya. Walang halaga. Eh, pero ay mo naman, walang anak. Ay, may halaga ba yun? Diba? I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. Asa, hindi, nadadamay pang Panginoon eh. Oh. Hinuhusgahan tayo, ako at saka ikaw, ng Diyos. Ay, hindi naman. Ano hinuhusgahan? Alam nyo, ang paghuhusga ng pangganito, pag gumawa ka ng kabalbalan, given na ang consequences. Problema ang abutin mo dyan. Pag hindi ka nag-obey sa Panginoon, given na yan. Pag nagkasala ka sa Panginoon, given na yan, may problema ang mangyayari. That is how the way God punish, or that's how God judge. Oh. Oh, ngayon, sa verse 6, oh, na-despise, di ba? Tinutuyan na. Sa verse 6, please. Mm. Sa verse 6, brethren, ganitong nangyari. But Abram said unto Sarai, ayaw tulungan ni Abram. Oh, dapat, pinag-usapan na kanila. Okay na, magingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Dapat ganun ang gawin ni Abram. But he refused. Well, ang sabi agad niya, ganito. Thy maid, thy maid, iyo naman yan eh. Hindi naman akin yan eh. Okay. Thy maid is in thy hand. Ang maid mo, oh, ayan, sa mga kamay mo yan. Do unto her as it pleases thee. Gawin mo kung anong gusto mo dyan. Tingnan mo. Dapat ang sabihin na, oh, sige lang, ganito ganyan, mag-suffer tayo. We will accept the consequences of God. Oh, dapat ganun gawin niya. Pero hindi eh, bahala ka dyan. And when Sarai, ito na ang ginawa ngayon ni Sarai. Ah, yun. Katanggap ako ng authority mula kay Abraham ngayon. Yari ka ngayon sa akin. Oh, yari ka ngayon sa akin. Despise mo ako ha. Iwan na lang halaga mo ako ha. Ganito. Ha. Magbuhat ka ng malaking bato dyan. Gawin natin ano dito. Ganito. Magsiminto ka dyan. Ganito. Ganito. Ha. Mag-ano ka dyan. Magwalis ka dyan. Mag-ganito ka dyan. Ganito gawin mo ha. Maggawa ka ng ano dyan. Building dyan. O kita mo. She dealt Hagar hardly. Di ba? With her. At ang resulta, dahil sa mahirap siguro, inuutosan na niya inuutosan, eh siyempre, magbuntis ang babae, makutusan mo natin mo, makukunan yan eh. Dapat mo gano'n eh. Oo. At ito naman si Abraham, dapat mo nakita na, hoy, bakit mo ginaganyan yung babae niyan? Dapat mo gano'n, may anak ako dyan, mamamatay yan. Oo. Oo. Hala, then, ang resulta, layas. Lumayas si Hagar from her face. Ngayon, dito na nag-intervene ng Panginoon. Okay? Nakita niyo? Yes. God came in. Picture. Lumayas na eh. Alam niyo kung bakit nag-intervene ng Panginoon. Ayaw kasi ng Diyos
pahirapan mo ang isang tao. Buti man kung ang Diyos nagpahirap dito sa tao, wala kang question dyan. Diyos yan eh. Pero hindi. Ang tao, pahirapan ng tao. Oh. Si Hagar, maid servant ni Sarai. Bakit ang pahirapan yan? Ayaw ng Diyos yan, brad. Makikita ng Diyos yan. Makikita ng Diyos yan. Parang sabihin ng Panginoon, ha? Nakikita ng Panginoon. Nag-intervene na gano'n po yun. And the angel of the Lord found her by the fountain of water in the wilderness. By the fountain in the way to Shur. Kasi lalayas na siya eh. Lalayo na siya doon sa plain of Mamre. And he said, Hagar, sabi ng Diyos, ha? Sa pagitan ng angel, of course. Sabi ng Diyos, by the angel, Hagar, Sarai's maid, whence comes thou? Saan ka nang galing? Siguro hindi alam pa ng hindi pa alam ng Diyos nang galing siya doon o lumayas siya. Hindi, gusto lang sabihin ng Panginoon para gusto lang sabihin ng gusto lang ng Diyos ang sabi ka ng totoo. Alright, sige. And whither wilt thou go? Saan ka naman punta? Saan ka nang galing? Saan ka punta? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. Oh, totoo. Nagsabi siya ng totoo. And the angel of the Lord said unto her, kita mo yan? Pag nagsabi ka ng totoo sa Diyos, God will help you. Yes. Okay? Ngayon, and the angel of the Lord said unto her, okay, I heard it. Nakita ko ngayon eh. Return to thy mistress. Bakit, Pastor? Bakit sabi na, return? Pinahirapan na kasi eh. Kasi nga po, may problema ka din eh. Eh bakit mo niwalaghiya yung mistress mo? Bakit hindi ka nag-submit? Bakit nag-iba ugali mo? Ganon. Alright? Kaya anong sabi ng Panginoon? Submit thyself under her hands. Magpasakop ka. Lord, mabihira naman eh. Pahirapan na naman ako doon. Pabuhati na naman ako kung ano-ano eh. Ganito. Hindi. Hindi mo alam po ano ang paano kumilos ang Diyos eh. Basta sabi ng Diyos, submit ka. Mag-submit ka. And then, the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly. Siguro narinig ni Hagar, ha? No. That it shall not be numbered for multitude. At nagkatotoo talaga. Bilangin mo mga Arabo kung ilan sila. Mga Arab people. No. Diba, dami? At ang sabi, and the angel of the Lord said unto her, behold, thou art with child, and shall bear a son. Ang Diyos pang nagbigay ng pangalan kay Ismael. Ito ang ipangalan mo sa bata, Ismael. Because, what's the reason why? One of meaning ng Ismael? Because the Lord hath heard thy affliction. Dahil na rinig ng Diyos ang iyong paghihirap. Yan ang meaning ng Ismael. Because the Lord heard thy affliction. Yan ang meaning ng Ismael. Pastor, magtanong nga ako ng mga Ismael. Anong ibig sabihin ng Ismael na name mo? Okay? In verse 11, not 12. Kita mo, nag-intervene ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, ang Panginoon na lang sumasalo sa mga kabalbalan natin. Eh. Oo. Buti na lang. Hindi sinabi na ba, pag nagkamali ka, daming patay ngayon. Pero hindi eh. Merciful ang Panginoon talaga. Kaya ngayon, sabi na Ismael ang pangalan mo, brethren, ito huwag niyong kalimutan. Bantayan ito ha, dahil totoo ito sa verse 12. Ismael ang pangalan mo, at anong klaseng tao siya? He will be a wild man. Ano yung wild? Yung mga tao, mga nasa masukal, mas gubat pa. Oh, wild eh. Wild. Bro, pambihira yung kapitbahay natin. Alis tayo, bakit? Nag-wild na naman. O, oh, ibig sabihin, ano siya, yung wild ba? Yung hyper, matapang, galit lagi, ganito, ganyan. Nagbuwawala. Nagbuwawala. Oh. Di ba, ganun? Di ba, may motor rod na ginagandan mo, nag-wild agad, lumipad. O, ganun, di ba? He will be a wild man. Yan ang unang characteristics ni Ismail, ha? At ang pangalawa, his hand will be against every man.
yung kamay niya kalaban ng lahat ng tao. Batayan niyo. And every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of his of all his brethren. Kapatid, ito sabihin ko ninyo. Maghanap kayo ng mga lugar na may mga Muslim na hindi magulo. Lahat magulo. Sa Pilipinas, brad, Quezon City ka, di ba? Saan ang magulong lugar doon? Pulyat. Bakit mga Muslim doon? Salitik, meron na rin. Oh, kita mo. Sa Taguig. Brad, kung saan ang mga M may gulo. Bakit? Ito ang person. His hand against kalaban ng every man. Ang Muslim galit sa mga Christian. Oh. Alam mo ba ang motto nila? Motto nila ba? Yung motto nila ba? Slogan. Kill the infidel. Kill the infidel. Patayin mo yung mga infidel. Yung hindi ba mga ano ba, hindi ba kapanalig nila? Yan. Kaya totoo yan. Ang Israel ngayon, nag-suffer dahil sa kalaban nilang Pristin. No. Ha? Totoo ang Biblia. Sinabi na. Okay. Ngayon, ulit tayo. In verse 13, give me 5 minutes. In verse 13, and she called the name of the Lord. O, kita mo si Hagar? Tinawag niya ang Diyos, ha? Baka ito ang dahilan. Baka, Pastor, si ano ba? Si Hagar ba ay ligtas? Sa palagay niyo. Sabi ko sa inyo, brad, ang isang taong ligtas, brad, naligtas siya. Kunyari, oh, sige, naligtas ka. Give the benefit of the doubt. Okay? Give the benefit of the doubt. Ang taong naligtas dito. Okay? Along the way sa buhay niya, dapat magbago siya. Tama? Di ba kung naligtas ka, magbago ka eh. Mag-transform ka eh. Along the way, magmamanifest yan sa buhay mo na talagang ligtas ka. Okay? Ito, si Hagar, si Ismael, along the way, kung mayroon sana silang tamang pananampalataya sa Panginoon or kaligtasan, along the way, dapat mahalin nilang Israelites. Ihindiin. Pastor, paano mong patunayan? Ah, simple lang yan. Hindi ka lang yan. Go to Psalm chapter 83. Ligtas pa ka mo mga Muslim? Sabi ni King David through Asaph, the Psalm of Asaph, keep not thou silence, O God, hold not thy peace, and be not still, O God. Bakit? Kasi grabe ang pinagdaanan nila eh, sa mga kalaban nila eh, ang Israelites eh. For lo, in verse 2, for lo, thine enemies of God, ha? Thine enemies make tumult. Tumult meaning grabbing, problema, nagkasik ng lagim. And they that hate thee have lifted up the head. Galit sa Diyos, galit sa Israel, Diyos ng Israel. And verse 3, they have taken crafty counsel, nagpaplano sila, against thy people, against us, kumbaga, and consulted against thy hidden ones. They are planning to attack us, to kill us, ganito, ganyan. They have said, sabi nila, come and let us cut them off from being a nation. Patayin natin itong mga ito na huwag na hindi magiging bansa. Patayin natin ito, gunawin ito, or ano man ang gagawin nila. Pagkatayin natin itong mga ito. That the name of Israel may be no more in remembrance. Para yung mga Israelites wala na. Parang Persia ba? Sabi ni Amani na dyan yung presidente nila. I will wipe out Israel in the map of the world. Muslim yun eh. Oh, ngayon. For they have consulted in verse 5 together with one consent. Nag-agree sila. Nagplano sila against us. They are confederate. Nagsama-sama together. They are uchaba against thee. Okay.
And verse 6, ito na ang mga tao. The tabernacles of Edom. Sino tong Edom? Alam mo, sa panahon ngayon, ang Edom Jordan. The Ismailites. Oh, ayan na, mga Ismael. Oh, mga Muslim. Moab. Ang Moab, kapatid, banda dito sa baba. Oh, para mag-play Jordan, baba dito. Oh, Jordanian lang din yan eh. Panahon ngayon eh. Mga lugar ba? Alright? And the Hagarins. Hagarins meaning mga Hagarites. Mga Gibal, Ammon, the Amalek, and the Philistines with the inhabitants of Tyre. Ano yung Tyre? The Phoenician. Phoenician meaning Lebanon sa panahon na yun. Pastor, hindi pa naliligtas sila. Oh, hindi. Maliban lang, kung nampalataya sila kay Hesus Kristo ngayon. Alright? So, maliwanag. Yes. Alam niyo na. Okay? Lalim na ng pag-aaral din, Pastor. Amen. Oh, sige lang. Tiisin niyo lang. Kalaunan, maintindihan nyo rin yan. Oh, balik tayo doon sa Genesis. In verse 14, ano sabi? And Hagar, wherefore the and Hagar sa verse 14, wherefore the will and doon sa 13 mo na rin. Sa 13, and she called the name of the Lord that spake unto her. Ito na. Tinawag ni Hagar ang Diyos. Akala mo ligtas talaga siya. Kasi manigtanong sa akin na, ligtas ba yung panahon yan siya, no? Hindi. Kasi kung tamang ligtas yon, ibig sabihin, tumawag kasi sa Panginoon, pero wala sa tamang anong puso niya. Okay? The Lord had spoken unto her. Ito na ngayon. Bakit? Kasi kinausap siya ng Diyos doon eh. Through an angel. Kinausap siya ng angel of the Lord. Doon sa fountain, ha? Sa well, ha? That's right. Ang sabi niya, thou God, ikaw ang Diyos, seest me. Nakita mo ang paghirap ko. For she said, sabi niya, thou God seest me, have I also here look after him that seeth me. Wow, nakita sila. Nakita mo ako, O Lord. At ako din, nakita kita. Kaya na yun. Wherefore, itong tubig na ito, ang balon na ito, ipangalan ko ngayon ng Ber Lahai Roy. Bakit? Ang ibig sabihin ng Ber, well, balon. Lahai, meaning Lord or God. Roy mean see, nakita. So, pwede mo sabihin, the well of God that sees me. Yun ang meaning ng Ber Lahai Roy. Between Kadesh and Bered, yun po yung location ngayon ng Negev Desert sa panahon ngayon. Ber Lahai Roy meaning well of God that sees me. Itong balon na ito, ito ang magsisilbing witness na dito po, dito ako nakita ng Diyos sa aking paghihirap. El Roy, well, Ber, Lahai, El Roy, or Lahai, or Lord. Kasi ang Lord, ang God sa Israel, Hebrew, Elohim, Eloy. Kaya Lahai, El Roy, nakita ka. Kaya pwede mong isa puso yan mga kapatid, na sa gitna ng paghihirap mo, sa gitna ng paghihirap mo, given na talaga ng Panginoon na makikita ka niya, given na ng Diyos na Elroy. Elroy meaning makikita ka ng Diyos sa paghihirap mo. At ang palatandaan noon, ang token noon ay balon. Ano ang mayroon sa balon? Anong mayroon doon sa balon? Tubig. Well, ngayon. Pag pinag-usapan natin ang tubig sa panahon ngayon, in the entire Bible, if we are talking about well, naalala ninyo ang Samaritan woman known doon sa well of Jacob? Nang sabi ng Diyos, oh, yung inom dyan sa tubig na yan, mauuhaw eh. Pero sa tubig na ibibigay ko, hindi na siya mauuhaw. Forever. Kaya ang sabi ng Samaritan woman, Lord, bigyan mo ako ng tubig na yun para hindi na ako mauhaw. Akala niya, physical yun. Hindi niya alam na ang well, ang tubig sa Biblia, kapatid, Word of God. Amen. Tama? Amen. Nakita niya?
Nakita ka ng Diyos, Elroy, Ber Lahai Roy, by the will of God, by the word of God, nakita ka ng Diyos ang pangangailangan mo, nakilakailangan mong maligtas sa pagitan ng salita ng Panginoon. Ikaw ay nasa helpless state. Wala ka kaya nang pumunta ng langit. But because of the word of God, makarating ka na doon. Amen? Amen. Maliwanag? Si Hagar, nung naghirap siya, nakita siya ng Diyos. Dahil doon sa tubig na yun, na-comfort siya. Kung bagang ginaganahan siya, okay, naging malakas siya. Kaya sabi ng Diyos, bumalik ka doon sa mistress. Siguro balik niyan, may nakita ako ng well, may kita ko ng balon doon. Anong tawag ng Ber Lahai Roy? Anong ibig sabihin ng Ber Lahai Roy? God sees me. God sees my affliction. Bakit? I flee from you eh. Bakit? Pinahirapan mo ako eh. Pero ngayon, sabi ng Diyos, magsubmit daw ako sa iyo. Kasi nga po, may ugali naman talaga din akong hindi tama eh. Kaya magsubmit ako sa iyo. Ibig sabihin, ang dalawang babae niyan, they will work out their relationship dapat. Tama? Pero anong the way talaga? Wala talaga yung tamang relasyon ng dalawa eh. Kasi may jealousy. May jealousy na eh. Namumuo eh. Rivalry na eh. Oh. Amen mga kapatid? And in verse 16, and Abraham was fourscore, apat na tikme 20. 20, 40, 60, 80. And 6 years old. Ibig sabihin, when Hagar bears mentor, 86 years old si Abraham, nanganak si Hagar. Okay? Verse 17. Waray na. So may nakukuha kayo dyan mga kapatid? Amen. Pastor, wala na. Walang take time. Ipaliwanan din. Buksan mo nga yun. Gijang skip nito minutes. Ipaliwanan ko. Galatians chapter 4. Right. Ito ginamit ni Apostle Paul ha, na paliwanag. Sabi niya, the law versus freedom or faith in Jesus Christ. The law of Moses versus the law of faith in Jesus Christ. Baba doon sa may quadrant. Baba lang. Yeah. Okay. Sa verse 1, para paliwanag din maganda. Now I say, sabi ni Apostle Paul sa taga-Galician ha, remember, ang taga-Galician church ba? The church of Galatian, namumuhay sa batas ni Moses. Oh, kahit maligtas na ha. Okay, ito ngayon ang nangyari. Now I say, that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Kasi, ang mga mananampalataya daw, ang tagapagmana talaga noong unang panahon, mga Hudyo sa Panginoon. Pero, mga Hudyo at mga Gentiles. Ang mga Hudyo under the law, ang mga Gentiles under the law of faith in Jesus Christ. Ngayon, but is under tutors, yung mga Hudyo dapat, yung mga tagapagmana, yung ear na yon, yung mga Hudyo dapat tagapagturo sa tutor and governor until the time appointed of the father. Ibig sabihin, dapat yung mga Hudyo tagapagturo sa mga hindi Hudyo or Gentiles na ganito ang dapat gawin din. Manampalatay tayo sa Diyos at may ibibigay ang misaya, ang Diyos ng misaya sa atin. Dapat tagapagturo sila. Pero ang nangyari, hindi naman ganun eh. Okay? Ang mga Hudyo, iniwasan pa nilang mga hintil. O ngayon, hindi na alam na si Jesus Christ is the Lord of all. Whether Hudyo ka or Gentiles ka, walang problema yan. As long as manampalatay ka kay Jesus Christ, okay na yan. Ngayon in verse 3, even so we, when we were under children, were in bondage under the elements of the world. Ang mga hindi manampalataya mga kapatid, ano yan? Under in bondage of the element of the world. At ang mga elemento ng kamunduan ito, makamundo. Law, ganito, ganyan, mga batas ni Moses, o ano pa man, o kunyari, mga religyoso, yun pala, under the law, ganito, ganyan, or nature by the Gentiles, ganito, ganyan. But, when the fullness of the time was come, nung dumating na ang tamang panahon, God sent forth His Son, you know, si Jesus Christ, made of woman, made under the law. Remember, si Mary ay under the law. Oh, okay, may isa ko dyan, Brad. Okay, naman, Brad. Oh.
Meron na kayo? Amen. Ano sabi dyan? But when the fullness of the time was come, yung hinog ang panahon na talaga ba? Na ipadala na, na kailangan na si Jesus Christ darating sa mundo, ang Bisaya, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Kita mo, tamang pagkakataon, tamang timing, na si, ang Panginoong Diyos, ang God the Father, pinadala na si Jesus Christ. To redeem them, ang purpose ni Jesus Christ, to redeem. To redeem meaning, tubusin tayo. Bakit? Kasi nga ang katotohanan, tayo nakasangla kay Satanas eh. That's right. Ang mga tao, mga kapatid, nakasangla kay Satanas yan. Tayo nakasangla tayo kay Satanas. That we might receive the adoption of the sons. Oh, kapatid, saan mo makikita yung redeem, redemption na word? Sa punsya. Bakit? Nakasangla, may nakasangla eh. Tayo kasi nakasangla tayo. Ipaliwanag ko ng ilustrasyon na maganda. May isang tao sa isang isla at mayroon siyang isang bangka na pagkaganda. Ngayon, Brad, mahal na mahal na yung bangka niya. Okay? Sa isang isla, ha? Nagbagyo. Nung bumagyo, kapatid, nawala yung bangka niya. Lumipas ang mga panahon, napunta siya sa isla, andun yung bangka niya. Sa bangka ko to, ha? Pinuntahan niya. Hilahin niya. Ano sabi ng tao doon? Uy, bakit mahilahin niya? Sino ka? Bangka ko to, eh. Ako mayari dito, eh. Sabi niya, ha? Sa'yo yan. Kung talagang iyo yan, tubusin mo. That's right. Kuha na yung ibig ko sabihin. Yes. Kuha na yung ibig ko sabihin. Ganon din ang tao. Noong nagkasala si Adam, nagkaroon tayo ng spiritual death. Kamatayang spiritual. Yun ang nakasangla tayo kay Satanas. That's right. Kailangan may mamatay bilang pagtubos. Kaya ang tawag ni Jesus Christ, Redeemer. Tagapagtubos. Yes. Bakit? Nagkasangla ang kaluluwa natin kay Satanas eh. Nakuha mo, Brad? Amen. Oh. Iyo ba yan? O sige, tubusin mo para mapunta sa iyo. Hindi ko sure. Tinubos niya. Tinubos tayo ni Jesus Christ. Anong presyo? Dugo. Amen. Tama? Okay? Now, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying Abba Father, crying Abba Father. Ang Holy Spirit pinadala. Ang Holy Spirit ng Diyos ba? Spirit yan, malaking S yan eh. Sent forth the Spirit of His Son, Spirit of God ba? Into your hearts, pinadala ang Espiritu ng Diyos sa puso mo. Oh. Therefore, Jesus Christ saying, Abba Father, tayo din crying, Abba Father, may access na tayo sa Panginoon, diretso. Bakit? Hindi na tayo dadaan sa pare, ang pare. Yeah, padre, patawarin mo ako. Ganito ba yun? Mali na yun. Mali yun. Pwede ka numerit sa Lord. Lord, ganito ganun. Hindi yung, padre, patawarin mo ako dahil ang kasala ko. Sabihin ng pare, oh, langit ka ng ganito ganyan. Iyari ka na doon. Mali yun. Nakaturuan. Mali yun, ha? Ako na mismo ang sabi, mali. Ipatihin pa natin yan. Mali yan. Wherefore, thou art no more the servant. Nung naligtas ka, hindi ka na slave. Slave to the law ba? Hindi ka na slave to the law. Hindi ka na slave to the pundits of Egypt. Ganun. But a son, anak ka ng Diyos. And if a son, din ang ear of God, through Christ, tagapagmana na tayo ng salvation, tagapagmana tayo ng kabutihan ng Diyos, sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Maliwanag? Ngayon. Ito na si Hagar. Baba, Rek. How be it then when you not God, nung hindi natin alam ang Diyos, ye did service unto them which by nature are no gods. Nung hindi pa tayo ligtas, mga kapatid, ang mga ginagawa natin, katulad ng mga tao, walang Diyos. Okay. But now, nung bakit, pero ngayon, kausap ni, ano ha, ni Paul yung taga-Galician, ha? But now, after that, ye have known God, nung nalaman mo na ang Diyos, kaya nga sa confession of prayer, nung hindi ko pagkakilala kay Jesus Christ, no? Di ba? Nabanggit natin yan. Kasi ganun nangyari. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, kilala mo ang Diyos at kilala ka rin ng Diyos, now,
How turn ye again to the weak and beggarly elements wherein to desire again to be in bondage? Bakit kayo namumuhay pa sa batas ni Moses? Bakit ganun pa rin ginagawa niyo? Ligtas na kayo ah. Ye observe days and months. Nag-observe kayo man ng days, months, then, anong pa sabi dyan? Times and years. I am afraid, natakot ako sa inyo, lest I have bestowed upon you labor in vain. Baka yung paghiram ninyo dyan, paghiram ko, walang saysay. Brethren, I beseech you. I am, for I am, as ye are, ye have not injured me at all. Sige lang, hindi naman ko nasaktan ng todo eh, sa ginawa niyo eh. Pero ganito na lang. You know how infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at first. Sa kapaghiram ko sa aking katawan, ay talagang ipinahayag ko sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. And my temptations which was in my flesh, ye despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Jesus Christ. Tingnan nyo, nung tinanggap, nung nandito nga ako, ang pagtanggap niya sa akin, grabe, parang angel of God. Eh. Bakit? Ganun ang pagrespeto ng Church of Galatians sa kanya. Kasi church planter si Apostle Paul. Where then is the blessedness ye speak of, for I bear your record? If I had been possible, ye would have plucked out your own eyes at ilagay ko sa inyo. O ano man sakit ni Apostle Paul? Mata, sakit sa mata. Remember, si Apostle Paul ay, bago naging apostle ay, binulag siya ng Panginoon. That's right. On the way to Damascus. That's right. Amen. Kaya ganun lang ang sakit ng mata niya eh. Kasi nabulag siya eh, sa light eh, light ng Diyos eh. At nung parang may mga himbis, may mga ano kaliskis na ng isda yan eh, ang inano niya, parang nung inanuhan na siya ni Ananias, parang natanggal yung mga ano niya, parang ang mata niya, may maraming kaliskis ng isda. Oo. Okay yun ang sakit niya eh. Kaya sinabi niya dyan, am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth. Naging kalaban niyo ba ako? Bakit? Naging kalaban niyo ba ako dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Oh, minsan, masakit ang katotohanan. Kaya maging kalaban ka na tao, nabiyan mong katotohanan eh. And then, diretso tayo doon. But it is good for zealous. Sige, babarek doon sa 19. Okay, in verse 21. Kaya, ito na, si Hagar at saka si Sarah. Dahil nga sa desire na po sa Paul, ipaliwanag din niya ang kaligtasan against the law of Moses. Salvation in the law of faith in Jesus Christ against the law of Moses. Pinaliwanag niya. Tell me, ye that desire to be under the law, pag ikaw ay namumuhay pa sa batas ni Moses, ngayon, do ye not hear the law? Hindi niyo ba alam, hindi niyo ba nakikilala, hindi niyo ba narinig ang batas? For it is written, okay, baba, sa 32, yan, for it is written. Dito na yung comparison, ha? Law of Moses, law of faith in Jesus Christ. For it is written that Abraham had two sons. One by a bondmaid, the other by a free woman. Bondmaid meaning si Hagar, kanina. Ang free woman, si Sarah. Isang slave, kasi maid servant nga eh. Isang slave, or slave, alam niya, ano bang slave? Alipin. Alipin sa batas ni Moses, alipin ka sa Gentiles, ganito ganyan, kung anong pagan nga ginagawa mo, against free woman, against malaya. Yung nakakulong sa malaya. Alin ang gusto mo dyan sa dalawa? Pastor, gusto ko dun malaya. Siyempre. Paano ka magiging malaya? Nung tinanggap mo si Jesus Cristo, bilang yung Panginoon ko magligtas. Nakalaya ka na sa batas ni Moses. Kasi ang batas ni Moses, wala makaperfect doon eh. Dahil kay Jesus Cristo, tapos na. Na-perfect na natin ang batas. Bakit? Nampalataya tayo sa isang tao na nakaperfect doon. Tama? Kaya naging perfect tayo. Bakit? Nampalataya tayo sa isang tao na perfect eh. Na-perfect tayo by virtue of the Lord Jesus Christ. Kaya nga righteous tayo eh. Kaya nga pinagkumpara ngayon ni Apostle Paul ang dalawang bagay. Isang kay Ismael, kay Hagar, at isang kay Sarah na si Isaac. Okay? Slave against the free woman. Kaya nga sabi niya, but who was the bond woman was born after the flesh? After the flesh. Ibig sabihin, according to the will of man. According to the flesh. According to the flesh of man. Diba, ang Diyos na nangako kay Abraham, na magkaroon ka ng anak, pero ang ginawa ni Abraham, sumiping doon sa babae. Makalaman yun ang desisyon. Hindi yun maka-Diyos na desisyon. After the flesh. But he, si Isaac,
of a free woman was by promise. Si Isaac talaga ang pinangako ng Diyos. Nakuha niyo ba kapatid? Yes. Wasting are allegory. Allegory meaning talinghaga. Matalinghaga itong dalawang to eh. Two covenants, dalawang pangako. Old covenants at a new covenants ang ibig sabihin. Old covenants meaning for the one from Mount Sinai was generated to bondage si Agar yon. According to the law. Kasi si Hagar ay maidservant meaning alipin under slave. Ibig sabihin, hindi siya malaya. Pag slave ka, may employer ka talaga eh. Pag servant ka, may employer ka. Hindi katulad si isang walang employer. Bakit? Malaya yung kay Isaac eh. Pinangako ng Diyos kasi. Nakita niyo dalawa ngayon. Kaya nga masasabi ko na si Ismael at saka si Hagar, hindi makaligtas yung ngayon. Dito nga pinagkumpara na niya ni Apostle Paul eh. Isang slave, hindi ligtas, at saka isang ligtas na malaya. But Jerusalem, which is above, is free. And Jerusalem, may Israelites ba? May Israel ba? Free. They are free. Bakit? May promise of God. Rejoice now. And then, in verse 28, now we, brethren, tayo mga kapatid, sabi ng Apostle Paul, as Isaac was, are the children of promise. Now, we brethren, tayo mga kapatid, halimbawa ako sabihin ko sa inyo, tayo mga kapatid, we are the children of promise. Bakit? Ang promise ng Diyos kay Isaac, and din dumating si Jesus Christ, at nanampalataya tayo kay Jesus Christ, then we become the heir o tagapagmana ng Diyos. We become the children of God by faith in Jesus Christ. Amen. Amen. We are not under the law. That's right. Bakit? But as then he that was born after the flesh. Sino na born after the flesh? Sino pinanganak sa after the flesh? Si? Ismael. Persecuted. He persecuted him that was born after the Spirit. Even so, it is now. Sinabi ko kanina, na itong wild man na ito, yung hands niya against all human. Sabi ko sa inyo kanina, maghanap kayo ng mga Muslim na lugar na hindi kalaban mo Kristiyano. Maghanap kayo ng mga Muslim na lugar na hindi magulo. Wala eh, puro magulo. Bakit? Gusto nga nilang i-wipe out yung Israel. Nakita niyo? He persecute Isaac. He persecute the Christian. He persecute the Israel. Nakita niyo? So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Amen. Yes. Nakita niyo? So mga kapatid, tayo'y malaya. Hindi tayo under the law of Moses. Yung law of Moses, Pastor, Brad, mag-ikaw naman tayo, saan ka patungo? Langit, bakit? Sinunod ko ang 10 utos ni Moses eh, ay, under the law ka pa rin pala. Samantalang kami hindi eh. Oo, hindi kami eh. Tinan mo mga Seventh-day Adventist. Ay, huwag kayong kumain ng baboy ha. Huwag kayong kumain ng hipon ha. Huwag kayong kumain ng mga pusit ha. Huwag kayong kumain ng itik. Bakit? Nasa batas ni Moses yan eh, which is correct. Nasa batas na talaga ni Moses eh. Pero wala na yung batas ni Moses ngayon. That's right. Ang batas ni Moses, ipinako ni Jesus Christ sa cross. Amen. Saan mo ba sa pastor? Colossians chapter 2, verse 13. Tingnan mo rin. Dito tayo magtapos at saka isa pang verse. Okay. Ito ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Sa batas ni Moses, ha? Anong ginawa, Pastor, ng ni Hesus Kristo sa batas ni Moses? Ganito. Blotting out, binura. Tinanggal. Blotting out the handwriting of ordinances. Ordinances means the law of Moses. That was against us. Against us yan. Bakit? Hindi tayo ka-perfect nun eh. Contrary to us. Bakit? Hindi tayo ka-perfect nun eh. Si Hesus Kristo ka-perfect nun. Anong ginawa? Ang took it out. Kinuha out of the way, nailing it. Amen. Amen. To his cross. Kasamang ipinangako ni Hesus Kristo ang batas doon sa cross. Therefore, ang kaligtasan ngayon hindi na sa pamagitan ng batas ni Moses, but
sa batas ng pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Tama? Amen. Kaya nga, anong nangyari? Sa verse 16. Ano ginawa niya? Sa verse 15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly. Pinakita. Triumphing over them in it. Pinagtagumpayan ni Jesucristo yan. Amen. Amen? Kaya, last verse, Romans chapter 10, verse 4. Ano sabi doon? Ah, ano sabi doon? For Christ is the end of the law. Si Jesus Christ ang katapusan ng batas. Ang batas ni Moses nagtapos doon sa cross. Amen. For righteousness to everyone that believeth kay Jesus Christ. Sa nanampalataya kay Jesucristo, yun ang kaligtasan. Yung batas ni Moses, tapos na. Ngayon, sa panahon ngayon, kung may mga tao na gumagawa pa ng batas ni Moses para makarating ng langit, mali po yun. Amen. That's right. Amen. Sabihin, Pastor, makarating ko ng langit. Bakit? Ginawa ko yung 10 photos ni Jesucristo, tapos ka, patay ka. Pag namatay ka, gising mo, oy, apoy to ah. Oh, yun ang problema. Maliwanag ko ba mga kapatid? Amen. Praise God? Amen. I hope may natutunan kayo. Amen. Malalim ang pag-aaral natin, pero sige lang, tiisin nyo na lang. Kalaunan, marami yung tindihan nyo rin yan. Patuloy lang kayo. Amen mga kapatid? Amen. Praise God? Okay, purihin ang Panginoon, tayo nalangin. Heavenly Father, once again Lord, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat po sa doctrine ng ito Panginoon, itinuro sa amin, the law versus the law versus the law of faith in Jesus Christ. The law of Moses against the law of faith in Jesus Christ. Hagar against Sarai. Ishmael against Isaac. Lord, salamat po Panginoon na pinanunawa niyo sa amin ito. We're praying, Panginoon, sa pagbutino ng aming pag-aral, guide us and help us. And keep us always. And all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. 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 Now, tawagin natin si Brother Ryan sa ating preaching. Brad? What's Brad Ryan? Kasi sa main preaching, si Brother mamaya. Si Brother Nick. Brad? Take the floor. Dela po.